Hey guys, we created two videos para sa Puerto Galera travel namin. Sa part 1, ipapakita namin kung paano mag-commute with timestamp at ang summary of expenses namin para ma-idea kayo. 5 a.m. nasa Mega Mall bus terminal na kami para maabutan namin yung 5:30 a.m. na bus na diretso na ng Batangas Port. Pagdating nyo ng terminal, hanapin nyo yung may signage na Grand Terminal at yun ang sakyan nyo kasi first stop niya ay yung Grand Terminal sa Diversion Road, Batangas at ang second stop niya ay Batangas Port na. So isang bus lang kayo at diretso na kayo sa pier. Saktong 5:30 a.m. ay umalis na yung bus kahit di pa ito puno ng pasahero. Nasa 15 lang yata kaming sakay niya nung umalis to at 268 pesos ang pamasahe niya papuntang Batangas Port. 7:30 a.m. ay nasa Batangas Port na kami at inabot lang ng isa't kalahating oras ang biyahe namin. Bago na ang Batangas Port terminal nila na last year lang nagbukas, sobrang ganda at parang airport ang datingan niya. Dito kayo bibili ng ticket papuntang Balatero Port sa Puerto Galera at may option kayo na sumakay ng fast craft na nasa 620 pesos ang pamasahe o kaya ang Roro na nasa 425 pesos lang. Dalawa ang pwede yung sakyan na vessel, ang Montenegro at ang Island Water papuntang Galera. Hindi na namin inabutan yung fast craft nila kasi umalis daw to ng 7 a.m. kaya wala kaming choice kundi bilhin yung ticket sa Roro na aalis ng 8 a.m. Surprisingly, maganda yung loob ng Roro. May open air siya at may air conditioned room din sila. Makikita nyo ang loob ng Roro sa video din na to. Sabi ng staff nila ay magdadagdag daw sila ng schedule ng trips para sa peak season nila, which is the Holy Week. Pero pag off-peak nila, meron lang silang 7 a.m., 8 a.m., 11 a.m. at 1 p.m. na biyahe. Pagkatapos mong bumili ng ticket, ay pupunta ka sa terminal ticketing station nila para magbayad ng terminal fee na 30 pesos per person. At pagkatapos ay papasok na kayo sa boarding area ng terminal at ipapakita nyo yung ticket nyo sa guard at ilalagay nyo yung mga gamit nyo sa scanning machine. At maghintay na kayo na pasakayin kayo sa vessel nyo. Mas maganda at mas malaki ang boarding area nila ngayon kumpara sa lumang terminal nila. Parang airport lang siya at sobrang komportable para sa mga pasahero. Well, lighted siya at may good view kayo ng dagat habang naghihintay. Nakalagay sa ticket nyo yung boarding gate number kaya doon na kayo maghihintay at may malaking monitor kung saan makikita nyo yung vessel name, schedule at status kung dumating na yung sasakyan nyo o kung boarding na siya. Tour ko kayo sa loob ng Roro nila. May open air siya para ma-enjoy nyo yung view ng dagat at mga islands habang nasa biyahe kayo. Free seating siya kaya kung gusto nyo magkakatabi kayo ay lumabas kayo agad ng boarding area para mauna kayo sa spot na gusto nyo. Maluwag yung aisle niya kaya pwede kayo maglakad-lakad kapag na-board na kayo kakaupo. Meron din silang air-conditioned area kung ayaw nyo ng open air, pero konti lang yung upuan at table kaya unahan din dito. Nung biyahe namin, konti lang yung pumasok o naka-discover ng room na to, kaya nakahiga kami at nakatulog ng konti habang nasa biyahe. Umalis yung Roro ng 8 a.m. at inabot din ng isa't kalahating oras yung biyahe namin at dumating kami ng Balatero Port
ng 9:30 AM. Pagdating nyo ng Balatero Port, ay i-ready nyo na yung dalawang documents na hahanapin nila. Ang una ay yung confirmed booking na accommodation nyo, at ang pangalawa ay yung QR code, at dadaan kayo dito sa tourist QR code scanning line at document verification. For hotel booking confirmation, dapat nakasulat doon ang pangalan nyo at mga kasama sa mismong document kasi humihingi sila ng ID for verification. Syempre, hihingin nyo to sa mismong hotel pag-i-stayhan nyo. At ang pangalawa ay screenshot o printed copy ng tourist QR code na makukuha nyo sa pag-download ng Puerto Galera tourist app sa Android phone. iPhone user ako pero hindi ko makita yung app nila sa App Store, kaya nakisuyo ako sa kasama ko na may Android at doon ako nag-register. Pagkatapos ay magbabayad kayo ng 120 pesos na environmental fee per person at sakay na kayo ng tricycle for 150 pesos papunta sa hotel ninyo. At 10 a.m. ay dumating na kami sa hotel namin. Dito kami nagstay sa Banguera Inn na sobrang lapit sa beach, at 3 times na ako nakapagstay sa kanila kasi sobrang bait na may-ari nito na si Kuya Arman. Pero ang pinagusto ko sa hotel na to ay ang maganda nilang rooftop na sobrang sarap tumambay pag umaga at pwedeng gawing inuman pag gabi. Pero ang the best dito ay may view sila ng dagat at ng bundok kung saan makikita nyo yung mga windmills. Para sa mga naghahanap ng accommodation sa Galera, check nyo yung pangalawang part ng video namin kung saan itutour ko kayo sa mga magagandang hotel at ipapakita ko sa inyo ang mga rooms nila at mga rates with contact numbers na din.
Here's the initial list of our expenses. Pause nyo na lang. And please check our second video kung saan itutour ko kayo sa mga hotels dito sa Galera at ipapakita ko sa inyo yung mga rooms nila at mga rates with contact numbers. Pakita ko din yung mga attractions nila paggabi at ang full list of our expenses. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel for more travel videos. Subscribe po kayo! Thank you!